Ano nga ba ang katotohanan o dahilan ng pagkamatay ng isa sa pinakasikat na mananayaw noong early 2000 na si Marcello? Anong misteryo ang bumabalot dito? At posible nga kayang si Marky ay binangungot? Sa video na ito ay aalamin natin ang dahilan ng pagkamatay ng tinaguriang kilabot ng dance floor na si Marcello. At aalamin din natin ang kanyang pinagmulan at kasikatan. Kaya naman, simulan na natin. Si Marcello Cadawincello ay isang mananayaw at aktor sa GMA 7. Siya ay ipinanganak noong May 12, 1988 sa Butuan City. Siya ang panganay sa dalawang magkakapatid. Sila ay lumaki sa piling ng kanilang ina. Bata pa lamang sila nang maghiwalay ang kanilang mga magulang. Kaya naman, napagdesisyonan ng kanilang ina na sila ay lumipat ng tahanan sa Bauco Mountain Province. Si Marky ay isang igorot at talaga namang proud siya sa kanyang lahi. Bagamat naghiwalay ang kanyang mga magulang, ay may connection pa rin sila sa kanilang ama. Ang mami mo, hindi naman namin kayo napapabaya at hindi kayo maghihirap. Bata pa lamang si Marky ay talagang nakikitaan na siya ng kanyang ina sa husay at talento sa pagsasayaw. At noong siya ay tumuntong sa kolehiyo, si Marky ay kumuha ng kursong architecture sa St. Louis University sa Baguio City. Dahil sa galing niya sa pagsasayaw, siya ay napabilang sa isa sa mga miyembro ng SLU Dance Group. Isang araw habang siya ay nag-aaral bilang freshman student, ay kinausap siya ng kanyang mga kaklase at mga kaibigan sa kolehiyo. Hiniling nila na sumali siya sa gaganating audition ng Starstruck sa GMA. Pinag-isipan ito ni Marky at nagkaroon siya ng mababang pagtingin sa sarili sapagkat siya ay igurot at baka pagtawanan lang siya kapag sumali siya sa Starstruck. Para may representative itong probinsya natin. Bibiro ka ba? Manalo naman kaya tayo doon. Saan ka ba nakakita ang artista na igurot tulad na? Ang Starstruck ay isang Philippine talent competition ng GMA 7 na kung saan ay dito nagsimula ang ilan sa mga artista ng GMA gaya ni Mark Heras, Seth Cadayona at Jeneline Mercado. Pinagbigyan ni Marky ang kanyang mga klase at kaibigan na siya ay sumali sa kompetisyon ng Starstruck. Siya ay pumasa sa mga auditions hanggang sa makaabot siya sa finalist ng Starstruck Season 3 noong 2005. Siya ay tinaguri ang Ultimate Soul Survivor at nag-uwi ng 10 million pesos. Napanalunan din niya ang House and Lot sa Antipolo Rizal. Tinalo niya ang kanyang mga kasamahang contestants gaya ni na Iwamoto, Jackie Rice, Gian Carlos at Arcy Muñoz. Nang manalo siya sa Starstruck, ay pumirma siya ng kontrata sa GMA 7. Siya ay bumida sa mga napakaraming palabas at naging isa sa mga main cast ng Zaido Police Pangkalawakan noong 2007. Gumanap siya sa Zaido bilang si Alexis o kilala bilang Zaido Green. Si Marky ay gumanap din bilang isang cast sa pelikulang Till I Met You na siyang kaisa-isa niyang naging pelikula. Subalit ngayon ay isang misteryo pa rin ng kanyang maagang pagpanaw. Umaga ng December 7, 2008, natagpuan ng kanyang ina si Marky na walang malay sa kanyang kwarto. Gigisingin sana siya ng kanyang ina upang sumama sa gaganaping charity event. Subalit nang hindi siya tumutugon at talagang hindi na rin gumagalaw ang kanyang katawan, ay agad na siyang isinugod ng kanyang ina sa pinakamalapit na Antipolo Doctor's Hospital na kung saan siya ay idineklarang dead on arrival. Madaming nagulat sa pangyayaring ito.
sapagkat siya ay kasalukuyang napapanood sa mga teleserye sa telebisyon. At bukod pa dito ay sikat pa siya noong mga panahong iyon. Namatay si Marky sa edad lamang na 20. Samantala, madaming lumabas na statements at mga kuro-kuro sa mga tao patungkol sa pagkamatay niya. May mga nagsasabing maaaring si Marky ay nagpakamatay dahil sa mga banta umano sa kanya ng anak ni Governor Luis Chavit Singson na si Ronald Singson, dahil daw ito umano sa mga madalas na pagkikisama ni Marky kay Lovey Poe. May mga nagsasabi ring maaaring binangungot daw si Marky habang siya ay natutulog sa kanyang kwarto. Ngunit bago pa man sumapit ang araw ng kanyang pagpanaw, ay huli daw siyang nakitang naglalaro ng online video game sa isang computer cafe sa Quezon City, alas 10 ng gabi. Ang pagkamatay ni Marky ay hindi pa rin matukoy, kahit ng mga doktor. Kaya naman, naging unknown ang resulta patungkol dito. Ang labi ni Marky ay iniuwi sa kanilang tahanan sa Baupo, Mountain Province. Madaming dumalo sa kanyang libing. Ilan sa mga aktor na nakasama niya sa showbiz ay nag-alay ng bulaklak sa kanyang huling hantungan. Isa si Binoy o mas kilala bilang si Robin Padilla ang dumalo sa kanyang libing. Si Robin ay malapit kay Marky dahil isa siya sa nakasama ni Marky sa ilan niyang mga proyekto sa GMA gaya ng Asian Treasures. Madaming nalungkot sa kanyang maagang pagpanaw at talaga namang sumikat siya noong kapanahunan niya. Sabi nga ng iba, hindi natatapos sa kamatayan ang paghanga sa isang tao. Kaya namatay man, nang maaga, patuloy pa rin siyang hinahangaan at hahangaan ng mga taong umiidolo sa kanya simula pa noong una.